Nagsisisi ako. Ang gamit niya, fam, ay hindi ko na sana pinakialaman pa. Dear Madam Native Filipina, gusto ko pong ma-share ang aking AFAM story. Sana po ay kapulutan din ng aral ng mga viewers mong mga AFAM hunters. Please, pahide na lang po ng aking identity. Way back last January, Madam, 2023, ay nalaman ko na yung ka-LDR ko palang half Itik at half American na nakilala ko sa Tinder ay may asawa pala. Nakita ko na lang sa Facebook. At nung kinumpronta ko siya ay hindi po talaga siya umamin. At bigla na lang niyang sinabi na maghiwalay na lang kami kasi toxic daw ako. E kaya naman pala. So madam, hindi ko naman siya sobrang mahal. Pero naiinis ako at nasasayangan sa almost 2 years kong nasayang lang kasi ka-LDR ko siya. Kaya naman pala madam, na tuwing uuwi siya ng US ay hindi na siya kumukontak sa akin. At sinasabi niyang nasa countryside daw siya at walang signal. Lagi din siyang busy. At sinabi niya rin na wala daw siyang Facebook, which is nalaman kong meron pala. Noong araw na nalaman ko madam na may asawa siya ay binlock ko siya sa WhatsApp. And after 1 week, nag-download ako ng Bumble dating app. At doon ko nakilala ang aking second AFAM. This time, pure American na talaga. 38 years old at single pa. Nung una, hindi ko siya masyadong bet kasi mukha siyang creepy na malungkot sa picture niya. Pero nung nagka-video call na kami, for the first time nakita ko siya, ang gwapo niya pala. 1 month din kami sa app na Bumble and then ako na ang humiling sa kanya na lumipat na kami sa social media. Total, friends na kami. Madam, pinangunahan ko na siya na hindi ako naniniwala sa taong walang social media account. At doon na nga, mas naging close na kami. Nakapagpadala na din siya ng pera at package sa akin. Pinag-uusapan na rin namin ang kasal, pati bahay na pinapagawa niya. Nakilala ko na rin po at nakachat na sa Facebook ang mama niya. Fast forward madam, last November ay pumunta po siya dito at nag-meet na kami. Sobra ang kaba ko madam kasi ang tagal niyang lumabas sa airport. Umiiral na naman kasi ang trust issue ko. Akala ko ay niloloko lang ulit ako ng AFAM. Pero yun pala, na lot baggage lang siya na nakuha naman namin after 1 week. Bali madam, nung pumunta siya dito sa Pilipinas, nalilito ako. Kasi wala naman po kaming label. Hindi rin po siya nag-I love you sa akin. Or kahit magsabi man lang na pwede ba kaming maging magjowa na. Bali madam, wala pong nangyari sa amin sa loob ng 2 weeks naming magkasama. Kasi ayaw niya pong gumamit ng kapote. Alam niyo na ibig sabihin mga madam ha, yung plastic. At hindi po ako papayag na makipag-tsuk-tsak sa kanya nang walang proteksyon. Dahil ayaw ko pong mabuntis. At sabi naman niya, nire-respeto naman daw niya ang desisyon ko. Madam, naging official na rin kaming mag-jowa finally. Pero ang pagkakamali kong nagawa ay yung pakialaman ko ang Messenger at Instagram niya. Kasi madam, pinapahiram niya po sa akin ang cellphone niya sa tuwing o-order kami ng pagkain online. So fast forward, nabasa ko po sa Instagram niya nung time na kausap niya ako. Meron pa pala akong kasabayan madam. Puro mga Amerikana, walang Pinay. Kaso, yun na nga, yung mga kano ay nanghihingi ng pera sa kanya. Kaya hindi na niya nare-replyan. Meron pa doon na babaeng friend niya. Nagsasabi na baka daw gold digger ako. Pero madam, ang pinakamasakit sa lahat ng nakita ko ay ang sinabi niya sa best friend niyang pastor na hindi daw siya sigurado sa nararamdaman niya para sa akin. At hindi rin niya alam kung itutuloy pa ba niya or hindi na. So simula nung nabasa ko yun madam ay naging matamlay na ako. Napansin niya yon, kaya naman pinilit ko na lang na maging masigla. Iniisip ko madam na sayang na naman ang oras kong ginugol sa pagiging LDR ko sa kanya. Dahil mapupunta lang pala sa wala. Pero madam, 4 days before siya aalis ay bigla siyang nagsabi na mag-usap daw kami ng seryosohan. Iniisip ko noon madam na baka sasabihin na niya sa akin na ayaw na niya. Hinanda ko na rin po ang sarili ko kung sakali man na napagdesisyonan niyang hindi na talaga.
So madam, nagkamali pala ako. Dahil ang sabi niya sa akin, gusto niya daw akong pakasalan. At doon na nag-I love you na siya sa akin. Sinabi niya sa akin na humingi daw siya ng advice sa friend niyang pastor. At doon niya na-realize na ako daw talaga ang gusto niyang babae. Bali madam, ang nakita ko lang kasing messages nila ay yung mga nauna lang. Pero hindi ko na sinilip ulit yung mga bago kasi ayaw ko nang masaktan pa. So madam, ang natutunan ko sa aking kwento talaga ay kung ramdam mo naman at confident ka sa tiwala mo kay Afam, eh huwag ka nang makialam pa sa mga gamit niya para iwas stress. The last 4 days naming magkasama ni Afam ay naging mas masaya pa kasi madam, finally engaged na kami. Sa isip ko madam ay laking pasasalamat ko sa friend niyang pastor. Dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi maliliwanagan si Afam sa tunay na feelings niya sa akin. Masaya din naman ang mga parents niya sa naging desisyon namin. Ngayon madam ay nag-file na po kami ng K-1 fiancé visa. In God's will, this year po ay mapipetisyon na niya ako. Kaya para sa mga naghahanap ng Afam, huwag po tayong magstay sa isa. Pag alam natin na may mali na, edi iwan na natin kaagad. Kasi sa totoo lang madam, kung nagpakatanga ako doon sa una kong Afam, eh hindi talaga ako lilipat ng dating app. At ibig sabihin lang noon, hindi ko makikilala ang fiancé kong Afam ngayon. Wow! Sana all na naman! It's another successful Afam story! Well, hello Madam Letter Sender! Thank you sa kwentong ibinahagi nyo. And gusto kong malaman mo na super agree ako doon talaga sa tips na ibinigay mo sa ating mga Afam Hunters. Na kapag may mali na talaga at may nalaman ka ng panluloko doon sa ka-LDR mong Afam, then maging matapang kang dagdagan. Joke lang. By the way, the best thing to do is to move on. I-block mo na kaagad, wala nang paliwanagan pa kung klarong-klaro naman ang panluloko sa'yo. Saludo ako sa'yo madam dahil mula nang nalaman mong may asawa na, eh alam mo na talaga kung saan ilulugar ang sarili mo. At pinili mong mag-move on kesa makasira ng pamilya. Well, by the way, Madam Letter Sender, ang komento ko doon sa pangingialam ng gamit kay Afam. Well, para sa akin, hindi ko masasabing mali ang ginawa mo, no? Hindi ko rin masasabing tama. But this is my point of view. Yeah, I know it's a personal and private thing, ang cellphone. But para sa akin, kung ang pangingialam ko sa gamit ng Afam ko ang makakapagbibigay sa akin ng peace of mind, then I will do it. I know magkaiba tayo ng opinion about dito, but ito nga ang opinion ko para sa aking sarili. Kasi mas better na mag-imbestiga tayo kesa naman wala tayong kaalam-alam na ginagawa na pala tayong tanga. At pinaikot-ikot lang tayo sa mga palad nila. Kasi nga, hindi lahat ng Afam siguradong mapagkakatiwalaan. Yung iba, nagpupunta nga ng Pilipinas pero may asawa naman pala. And the first thing na malaman mo yan, eh kung makikialam ka sa cellphone nila. Also, kung walang tinatago ang Afam, then he is willing to show you everything to gain your trust. Mindset ba? Huwag kang magtitiwala basta-basta hanggat hindi nila napapatunayan na loyal sa'yo. Kung walang tinatago ang Afam, then they are confident to show you their privacy. And besides, it will never be an issue.